Magandang araw po ulit sa atin, mga kakakusi. Ako po ang inyong lutong ina mo. Ngayon po, ang aking pong lulutuin ay gapaw rice po. Thai recipe po siya. Ito na po ang ating recipe. Kailangan po natin ng garlic, ng bell pepper, ng basil, ng giniling na manok. Yung part po ng manok ay yung sa breast po. Siyempre, chili paste po, paminta, pamintang durog po, toyo. Sa Pilipinas po, kung wala po kayo na itong sake at saka mirin, kahit hindi nyo na po lagyan. Dito po sa Japan, pwede po natin siyang lagyan ng sake, mirin, at saka oyster sauce po, patis, goma abura. At ang gamit ko pong asukal ay yung liquid po. Tara po, samahan niyo po ulit ako magluto. Ito po, pinainitan na po natin ang ating kawali. Kanina po, binuksan ko na po yung kalan para mainit na po siya. Ngayon, mainit na po siya, lalagyan ko na po siya ng goma abura. Ayan. Lagay na po natin ang ating garlic. Bali po, ang sauce niya po, ginawa ko na po. Yan, lagyan po natin ng konting tubig po. At pagka golden brown na itong ating garlic, pwede na po natin ilagay itong ating giniling na manok. Alam niyo po, itong gapaw rice na po ito, hindi ko po alam kung bakit tuwing linggo po, laging nire-request sa akin to na ito ang lutuin ko. Sa totoo lang po, hindi ko pa po talaga natitikman yung totoong gapaw rice. Kasi po, sa Thai, alam ko po Thai po ito eh, Thai recipe po ito eh. Ang nag-request po ito sa akin nung una, yung anak ko po, sabi niya sa akin, ma, luto mo yung gapaw rice. Sabi ko, ano yun? Tapos, ako anong mga ingredients. Nung sinabi niya po sa akin ng ingredients, niluto ko lang po. Tama naman daw po ang pagkakaluto ko. Nasarapan naman po yung anak ko. Kaya maraming po ang salamat sa anak ko. Ang sauce po natin, hanggat maaari po sana, simplahan na po natin sa isang bowl. Para po, at least ma-adjust natin kung maalat ba, kung masyadong matamis po, hindi po, pwede naman din po yung kakawali nyo na ididiretso yung mga toyo, patis. Kaya lang po, baka kasi pagka umalat po, hindi na natin siya ma-adjust. Kaya mas maganda po, sa tasa po, ilagay na po natin ang toyo, patis, oyster sauce, sugar, at yung mga nandito po sa Japan, lagyan po natin ng, kung gusto lang po nyo, lagyan po natin ng sake at saka mirin. Kasi mas makakain yata ng mga Hapon yung mga ganong luto. Kailangan po ito. Kasi po yung ano, yung giniling natin, nagbubuo-buo po siya. Kasi manok nga po. Kaya kailangan po, halo lang tayo ng halo, at saka tignan natin kung may mga buo-buo pa. Madali lang din po ito lutuin.
pag alam niyo na po na wala na po siyang, pag hindi na po siya matubig, pwede na po natin ilagay itong chili sauce. So, banja po dito sa gatas. Pwedeng hindi po ito lagyan kung ayaw niyo itong maging manganghang yung ano niyo. Itong gapaw rice, pwede kong hindi lagyan ito. Para makain din po ng mga bata. Isang kutsarita lang po. Ang ginawa ko po sa toast natin, 2 kutsarang toyo, 2 kutsarang sake, tapos ang oyster sauce ko, 3 po, at 1 kutsaritang patis, at asukal po. Depende po, ano, tikman-tikman niyo po kung matamis ba sa inyo. Pwede po natin siyang lagyan ng tubig. Yan, nalagyan siya. Ito rin po, pwede natin itong lagyan nito, chili. Kahit konti lang po kasi manghang na po yung nilagay natin chili paste po, yung tobanja po. Yan po. Nalagyan po natin ng paminta. Pamintang durog po. Konti lang din po. At pwede na po natin ilagay itong ating mga bell pepper po. Kung wala po na itong yellow, pwede naman pong red lang. Huwag lang po yung kulay green na bell pepper po. Po, nagay na rin natin ang ating basil. Masarap po siya kung mas maraming basil. Pagkatapos po, yung sauce po natin, pwede na po natin lagay. Kung gusto niyo po na may sabaw-sabaw siya, pwede pong hindi niyo lang siya patuyuin. Kaya lang po, ako po, mas gusto ko po yung medyo tuyo siya. Yan, ganyan lang po kadali. Napakasimple po. Sana matry niyo po. Masarap po talaga. Then, tikman po natin. Okay na po siya sa panlasa ko po. Makikita niyo po ba? Ito po, malapit na po siya maluto. Wala na po siyang gaanong sauce. Medyo natuyo na po siya. Kaya okay na po siya. Ito na po ang ating gapaw rice. Bali po, sa isang kawali po, tayo po ay magpiprito ng itlog po, dahil kasama po yan.
prito po tayo ng itlog. Lagyan ko po ng mantika. Konti lang po. Ito po, lalagay ko na po yung itlog. Tatalawahin ko na po. Sunny side up lang po siya. Then, lagyan ko po ng tubig. Sa gilid po, lagyan natin ng tubig at takasan natin ng apoy at takpan po natin. Sandali lang po ito. Huwag na po natin siya lagyan ng asin o kaya ng paminta. Basta sunny side up lang po. Okay po natin. Dapat po yung pula niya, hindi po siya lutong-luto. Ito po, okay na po siya sa ganito po siya. Ito po yung niluto natin na manok po, na giniling na manok, at ito pong ating itlog. Napakadali po, di ba? Ito na po ang ating gapaw rice. Ang ganda pong tingnan, di ba? Sana po magaya nyo po. Napakasarap po na ito at healthy po. Nakatapos na naman po tayo ng isang putahe. Sana po magaya nyo po. Tignan nyo lang po sa aking vlog kung paano po siya gawin. Maraming salamat po sa panonood. Mga kakapusi, ako po ang inyong lutong ina mo. Bye! Sa susunod po!